Mga kabibip, nakabisita na naman tayo kay Motorstar Kidapawan, and bumisita tayo, sinadya talaga natin kasi ang tagal na natin nakakabisita sa kanila. May isang subscriber natin na nag-comment kung may available po ba na Easy Ride 150N, and ayan po ang sagot, may bagong Easy Ride 150N. Babanggitin natin na rin natin yung presyo niya. Tinatry talaga nilang babaan talaga yung presyo dito sa Motorstar, and ngayon meron silang matte gray na color. And usually hindi kasi nila ganong nilalabas yung matte gray, meron silang black, and yun yung meron lang na gold wheels. Ngayon pati si matte gray meron din. Actually meron na siya matagal na, hindi ka lang masyado talaga makakakita ng matte gray dito kasi paubusan, nauuna si Luzon palagi, and good thing na available dito sa Mindanao. Ang kinis talaga ng video ko ngayon, mga kapilip. And bakit? Kasi nga, kung hindi nyo pinapanood yung last video ko, bumili tayo ng iPhone 13. Galing tayo ng iPhone 11, tumalon tayo ng iPhone 13 para sa ating pag-vlog. And so far so good, di ko pinagsisisihan. Ang ganda ng resolution niya palagi. And every time na may galaw ako, hindi siya magkano maalog. Before anything else, at tagal natin hindi nakapag-shoutout, big shoutout to these people. Na-meet ko si Pinatikay Jude. Ayan. Matagal na natin siyang commenter actually. 8 months ago, subscriber na natin siya. And I'm happy nung pinakita ko sa kanya yung channel ko. Sabi ko, pa-subscribe naman sir. Sabi niya, meron na daw siya, nakapag-subscribe na daw. Ako ba daw si Boy Baldo? So I'm just happy na na-meet ko siya personally. And sobrang bait, sobrang friendly nung tao. Big shoutout na rin kay Sir Nico. He invited me to join his club. Big shoutout sa North Cotabato Moto Classic. Ayan. And big shoutout to these people as well. Ayan. Big shoutout kay Dion, matagal na niyang friend. Big shoutout kay Totoy Raba, kay Kenneth, ayan, my good friend, kumpare. And sa mga sumuporta sa YouTube ko, almost 5,000 na tayo. Sobrang exciting talaga. Big shoutout sa inyo. Sa mga commenter na to, big shoutout sa kanila. Kung titignan nyo naman to, mga kapipip, pagdating sa quality ni Motorstar Easy Ride 150N, masasabi mo talagang mas maganda pa siya kay... Ano? Alam nyo na kung ano, pero... Ayan, kung titignan nyo naman, mas maganda siya. Babanggitin natin yung mga nabago sa kanya at saka yung mga hindi. Actually, walang gaanong nabago sa kanya. Only the stickers. Now, they're producing the matte gray, which is much more better. Mas lalong bebenta siya. I like the glossy black. Pero ngayong nilabas na nila si matte gray, ito na talaga yung tipong panlaban nila pagdating sa China Motorbikes Competition. Meron bang ganun? What's wrong with you, stupido? Anyway, kung titignan nyo na mabuti, mga kapipip, ayan, yan yung itsura ng kanyang headlights. I like the way they've done that. Nabanggit ko na to sa from my previous vlog. Palagi kong paborito yung headlight niya and yung front end niya. Paborito ko siya kasi nga may mga pakurba. Nakinita ko na to kay Kimco Exciting S. That's why I love the Kimco Exciting S as well. Dahil dito sa front end niya at saka yung mga patusok niya. Medyo sporty yung itsura niya, hindi siya yung pang touring lang, ginawa talagang sporty yung looks niya, and para sa akin, approve tayo dyan. And kung titignan nyo ang kanyang dash, it's already LED. I'm not quite sure if it's colored, but it's beautiful looking if you're going to ask me. The Motorstar badging is right there. Ang ganda ng itsura, ang ganda ng plastic niya sa cockpit kung titignan mo. Ang kinis niya tignan, kapag hinawakan mo, makinis din. Pagdating naman dito sa grips niya, the grips are beautiful looking actually, pero kapag kinapamo mo na, dun mo makikita yung imperfection niya. This is not going to be premium looking if you're going to ask me. May mga imperfection na lumalabas sa kanya, but this is a very affordable scooter if you're going to ask me. Now, pagdating naman sa paint job niya, kung titignan nyo, may contrasting siya na black and gray. That's what I like on this one. Matte siya. Maganda yung itsura. And kung titignan mo dito, dito nila nilagyan ng gloss. Ayan. Ang ganda lang. I love the contrast on this part. This one, little bit rough. Tapos pagdating dito, smooth. Ang ganda ng itsura. The emblem, I will keep. The sticker, I might remove. Pagdating sa grab bar niya, ito yung tipong grab bar na dapat naiingatan mo kasi gagasgas talaga. Kapag may gumasgas sa kanya, magiging visible talaga. Kasi tingnan nyo, super glossy. Teka lang, ano to?
alam kung ano to. Lagyan na lang kung ano. Balik na natin, baka pagalitan tayo. When it comes to the board, ayan, ganyan yung sitwasyon niya. Dito actually bagay sa mga matatangkad at saka malalaking paa na tao, pero kasya naman. Ayan, oh, I'm 5'6", my shoes are 9, and ganyan yung sitwasyon niya. Medyo may pagkamasikip kumbaga. And ngayon ko lang talaga na-enjoy yung itsura ng kanya daylight, pero para sa akin, before, I'm not a big fan of it. LED siya, pero ganyan yung itsura. Ito yung mga di ko napansin dati, meron siyang fire hugger sa likod, which is good looking. And ayan, Motorstar engine, Motorstar logo is right there. And still, air-cooled pa rin siya mga kapibib. Anyway, ayan yung golden wheels niya sa likuran. And if you're going to check if they've changed, nope, they haven't changed it. 130, 60, 13 siya sa likuran. And sa harapan, 130, 60, 13 pa rin siya sa harapan. When it comes to the tires mga kapipip, tubeless po siya. Kaya magugustuhan mo talaga kahit papano na may na-offer siyang gano'ng kaganda na gulong para sa iyo. Para sa akin, this is a very beautiful bike. Ngayon, napapansin ko, parang may kulang. And I'm talking about the seat. Parang naging manipis na siya ngayon. Unlike before, medyo makapal talaga siya. Pero yung lapad niya, mga kapibib, ayan, oh, yan yung kamay ko. It's still there. Yung kapal na lang talaga siguro yung binawasan nila. And the leather stitching, hindi na siya yung tipong one of the best talaga looking. Kung gusto mong palitan, mapapalitan mo. And ito yung malalagay mo. Ganito kadami yung malalagay mo dito. Half face helmet, I think so. Not quite sure. Pero ganyan siya kalalim, which is fine. I'm glad na hindi nila binago yung kanyang USB port here. Ito hindi mo malalagyan. Dito lang na part, which is malalim. Quite fine. And ganito yung itsura ng susi niya. Hindi siya di-remote. Di susi pa rin siya mga kapitid. So yung positioning ng gas tank niya is on the front side, which is good for weight distribution. And napapaligiran siya ng mga plastic na ganito ang itsura, na para sa akin maganda talaga. Rear suspension, hindi siya adjustable. And lalo na sa front suspension, hindi adjustable. And di siya inverted and naka-standard siya. Yung signal lights niya dito na part, and magka-close na kasi sila, kaya ay salamat talaga kay Motorstar. And yung signal lights niya dito na part, okay naman. The looks of it mga kapipip, panalon lang talaga. Meron siyang 8.5 liter capacity. So magugustuhan mo talaga tong motorcycle na to. And ayan, sobrang saya ko lang talaga na nabrekingan ko ang aking iPhone 13 into making this video. Down na tayo sa presyo. Ang presyo nito is nasa 62,700 na lang, which is para sa akin panalo talaga siya when it comes to the pricing. And yun, kung ikakash mo siya 62,700, pero kapag utangin mo siya, zero interest, and magiging 67,000 siya. Isa to sa pinakamura na 150cc na scooter na mahanap mo dito sa Pilipinas. Mas maganda pa sa pinagbasihan niya o sa ginaya niya, is para sa akin panalo. And this is what I like about Motorstar mga kapipip. Sobrang aminado sila sa mga ginagawa nila. Sa nag-comment sa akin na kung meron bang available na easy ride dito, ayan yung easy ride niya. So that's it mga kapipip. See you soon!